What's up po sa inyo mga kabaryan? Nandito na naman po ulit tayo. Nagbabalik sa channel ko ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pong Denmark coins. Yan po, alamin po natin kung ano-ano pong mga coins ito. Bago po tayo magsimula sa ating video, anais ko lang pong batiin kayo na magandang tanghali po sa lahat pong nanonood. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan po, marami pong salamat. Happy lunchtime po. Magandang hapon po sa mga taga-ibang bansa po. Mga kaibigan nating OFW, magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga po. At magandang gabi po sa lahat po. Marami pong salamat po sa panonood. At suporta po ninyo sa munti nating channel. At sobrang pong salamat sa mga bago pong nag-subscribe. Yan, marami pong salamat po sa inyo. At syempre po sa mga bago pong nanonood, welcome po sa Coins TV. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe po para updated kayo sa panibago nating videos everyday regarding po ito sa mga rare coins, common coins at saka old coins po. At meron po tayong pa-shoutout. Mabilisang shoutout lang po ito. Ayan po, shoutout po sa kaibigan natin na si Friendly Dang. Ayan, shoutout po sa iyo madam. Shoutout din po kay PJ TV, Perang Pinas, Patricia Lee. Ayan, shoutout po sa inyo. Numismatic Sam, The Past, Saudi Boy TV, Greg A. Ahero, Mario Victorio Coins, Mayo Del YT, Shirley Bato, Nanay Shirley Bato, shoutout po. Ronald Halbuena, OFW Coin Collector, Coins Junkie, Money Collector, Robert Hernaldo, Bro Robert, shoutout po sa inyo. At saka shoutout din po kay Bro Darls Paraso. At saka shoutout ko din yung group natin dyan sa Philippine Italian Coins Collection Group. Shoutout po sa inyong lahat, especially po kay Sir Dan. Ayan, shoutout sa iyo Sir Dan. At i-shoutout ko lang po itong kaibigan natin na si Von Patrick Mejos. Ayan po, kung nais nyo pong bumili po ng coins, ayan po yung Facebook niya. Ayan po, kontakin nyo po yan. Marami pong coins yan na mga binibenta, saring-saring coins po. At nagsisimula na rin po akong magbenta ng coins po. Yung mga spare parts lang natin na coins. Ayan po, kung nais nyo pong bumili sa akin at makatulong po kayo sa akin, bisitahin nyo lang po yung group ng Philippine Italian Coins Collection Group. Yan po, kung nais nyo pong sumali, fill up nyo lang po lahat ng mga katanungan. At yun po, para po ma-approve kayo sa group po na sinalihan po namin. Ayan po, marami pong salamat po sa inyo. At balik po tayo sa ating usapin. Ayan po, bago yan natin tatalakayin, meron muna tayo ditong kakaibang 1 euro. Yan po siya. Ito po ay bimetallic po ito. Dalawang composition po ito. Kaso lang po ang naging kakaiba nito ay same na po ang kulay nila. Yan po. Liberty Ecolite. Ito po yung pera ng France. 1999. 1 euro. Dapat siguro po nababad po ito sa tubig. Kaya ganun nagka-same lang po ang kulay po nila. Yan po, dapat ano yan, kulay gold at saka mukhang silver. Kaso lang po, nagka-same na kulay na lang po sila. Hindi po alam kung ano nangyari dito. Isang napakagandang ano po ito, bimetallic coins. Po, na-share ko lang po ito. Nahukay ko lang to sa aking baul. Yan po, tabi natin yan. Ito po yung pamilya Denmark coins. Yan po, meron po tayo ditong 5. 25 at saka po ba itong iba? Meron po tayo ditong 5 kroner. Ayun, kroner. Ayan po siya. Kapagan malaking coins po ito. Malaki pa po. Parang coins po natin noon na 1 peso na tamaraw. Ganito siya kalaki po. Year 2008. Meron naman po tayong 5 kroner. Ito po may butas po ito. 2002 naman po ito. Po siya, may dumi pa. Yan po. Yung design niya, napakaganda po. Meron din po tayo ditong 2 ata ito.
2 kroner ng Denmark. Yan po, 2001. Ito po ay mga spare ko po ito. Binibenta ko po ito doon sa group. Yan po, kung nais nyo po itong matripan nyo, gusto nyo po ay bisitahin nyo lang po yung group ng Philippine Italian Coins Collection Group. Mga spare parts ko lang po ito. Ayan, 1983. Yan po, ito naman po ay Denmark din. Medyo malaki po ito. 5 kroner. 2002. Ang maganda lang po dito, kasi may mga butas yung coins nila. Kaya nakakaiba po ang dating. Parang ano natin, 5 centavos noon. Yan po, 1967. Yan po siya. Denmark Ore. Meron din po akong isang ganito na maliit. Belgium naman po, year 1924. One of the rare po yun. Ipavlog natin yon sa mga susunod na araw. Ito po, yan po yung mga coins na ano natin, Denmark na coins po. May share po lang po ito sa inyo. Ayan po, medyo yung itong tatlo ay same ano lang po yan, year. At base naman po ito sa Facebook na bentahan po neto, ay nagkakahalaga po ito. Kung isang set po yung bibilhin nyo neto, nasa 200 to 400 pesos po yung isang set po neto. Magmula po sa hanggang 2 kronor hanggang papuntang 10. Yan, nasa 200 to 400 pesos. Pero kung bawat isa po neto, nasa ano lang po ito, 30 to 70 pesos po bawat isa. Ayan po, na-share ko lang po ito sa inyo para malaman nyo kung anong itsura ng mga Denmark na coins. Kung meron po kayong ganito, hindi po ako nabili. Sinapakadami ko po yung ganito. Ito po ay mga spare parts ko lang po ito. Kaya bawas-bawasan ko lang po yung mga spare para po makabili tayo ng panibago namang coins. Yan, marami pong salamat pala sa mga seller noon-noon ko pang binilhan, mga viewers natin nagbenta sa akin. Yan, marami pong salamat at marami na po tayong coins dito. Ayan po, marami pong salamat po sa inyo. Hanggang bukas na lang po ulit. Na-share ko lang po itong mga Denmark coins natin na kroner. Ayan. Bukas, ibang ano naman po tayo, coins. Maraming salamat sa panonood. Magandang tanghali po at kakain na rin po tayo. Ayan. Peace.